So what's up mga kadabar gods, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. Welcome back to my YouTube channel, Jake Barrett TV nga po pala, forever TVG defender at reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. So ngayon ito, ay naku, ang tindi nito. Dalawang bigating artista to. Snoky Serna. Grabe ang ginawa at sinabi mapatungkol sa Tito Biking Joey sa kanyang interview, sa kanyang video. Pag-usapan natin yan. At eto, Silvia, ano ba to? Sanchez ba to? Silvia Ataide. Silvia Ataide may nadiskubre ka na Arjo at Main Mendoza. Naku po. Ay, grabe na talaga. So bago muna kayo mag-commento, tapusin nyo muna itong video ko. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At 5 pindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So unahin natin itong ano, yung na-discovery ni sino to? Sincha, may na-discovery kay na Main at Arjo. Ano ba to? Buntis na ba? Bakong okay, o kung ganun man, okay na balita ko ito, mga kadabar cats. Ayaw. Yan, okay na yung ganyan. Normal. Ayoko nung ma-filter. Ito, mapanoorin natin, mga kabiyaya. Mag-start na siya ng Bagman, so mahihirapan na siya. So hindi na. Oo, habang break sila sa Congress, susunod siya na. Ibigang nasabi mo kanina, gusto mo lang magka-apo. Matagal na yun. So ano update? Wala pa namang lumalapit sa akin at sabihin sa akin, Mama, may magkaka-apo ka na. Buhay nila yun eh. Gusto ko mag-enjoy sila. Gusto ko kasi magka-apo ako, magka-anak ang mga anak ko na ready na sila. Alam mo yun. Yung pwede silang... Alam nyo, naawa ko dito kay Mama, ano, kay Ma'am Silvia, kasi yung mga vlogger na against to TBJ, pati siya din nadamay, sa totoo lang. Tinawa ko sa kanya, ginagawan siya ng kung ano-anong issue, na kesyo matapobre daw, mayabang, masamang biyanan, ganun. Masamang biyanan daw kay Main, binubulag lang daw si Main, ito ganyan. Ang daming mga vlogger na talagang binabanatan siya. Oo. Pero sa likod ng camera, sobrang bait po daw talaga na biyanan nito. Ni Mama Silvia Ataide. Hindi ko lang alam kung anong pinaka-apelido niya nung dalaga siya. No? Sanchez ba? Silvia Sanchez. Tama ba ako? Comment nyo nga dyan mga kadabar. Pasensya na ha. Nandiyan ang baby. Kahit pwede na sabihin, Mama, relax po na kami. Huwag mo na kami magtrabaho. Gusto mo na namin alagaan yung anak. Yung dalawa, nasa level silang ano. Excited ka na magka-apo. Ay, sobra. Oo naman. Sabi nga ni Ria, matagal na naroon nagpapa-release sa kanila. Ay, oo. Silang dalawa. Pati si May. Ano sinasagot ni Ria? Ano sinasagot ni Ria? Siya ng Mama. Siya, ano ba si Arjo sa kanila? Nakikita mo sila ngayon na, siyempre, attack mo ng wife. Happy sila. Happy. Tsaka yung nalagaan nila yung isang isa. Happy ako. Anong nakikita ko sa kanila? Ano na dinit pa ba mo? Like, ni si Arjo na ngayon talaga eh. Alam mo na, yung Astropor. Ikaw ba? Ay, naku, may absolutely. Si Coco Martin. Nag-grave ako sa mga inasal. Ay, dapat ka. Si mga nakakaluwag-luwag din. Pamang inasal niyo naman ako. Nakikita ko lang, pag kumakain silang dalawa, initi ni Main yung pagkain ni Arjo, initi din ni Arjo yung pagkain ni Main. Kaya sweet pa na ako. Yan na, kinikilig ako sa kanila. Pero inaalagaan nila yung isa't isa. Tsaka nakita ko yung mahal nila isa't isa. So, kasi nga, usong-usong ngayon yung mga hiwalayan. Ay, ayoko. So, ikaw, anong advice nila kay Arjo and Main? Kay Arjo and Main, hindi naman sa mga naghiwalay. Si Main. Oo. Mahalin nyo na yung isa't isa, di ba? Pag mahal nyo naman isa't isa, ako naniniwala. Kahit magkahiwalay kayo, kung mahal yung isa't isa, at kung talagang kayo ang nakatadhana,
ng Diyos. Tama yun. Kahit anong mangyari, darating ang tayo. Kayo. Tama. Pero pinilihan mo ba sila dito sa gitna ng mga hiwalayan? Kumbaga, hindi. Wala. Alam pero, naman, malalaki na yun. Eh, what about Rhea and Sancho? Wala ka ba din na ng lahat? Wala. Pero nakikita mo na talaga ka. Ito na talaga. Yan! Basta ito na sasabihin ko sa inyo lahat. Mahal ko si Mel. Mahal ko si Sancho. Parang nagsagdan kayo ng example naman kasi mas matindi nga yung mga pinagdaanan ng mga kasama. Correct! Diba? Yeah. Kaya kasama. Si Andrew Tate kami talaga. Anyway, yun nga. Mahal ko si May at mahal ko si Sally. Napakabait ng dalawa. So, yun lang. Ano pa ba? Nagdaanan pa kayo sa another wedding? Oo. Oh, susunod na ba anytime soon? Hindi ko alam kay Sanjo. Si Sanjo yan eh. Sanjo, Sanjo, Sanjo. Diba? Calling Sanjo, Sanjo, Sanjo. Sa kanya yun, wala sa akin yun. Yan. Hindi ko para paunahan si Sanjo. Maghihintay ko. Anong gusto nilang dala? Sila yan eh. Diba? As nanay o magiging mother-in-law o ano man, wala. Wala. Ayaw kong pakiramdam. Bakit Sanjo no? Diba Arjo dapat? Pasukan yung, ayaw kong pasukin yung relasyon nila. Mahala silang dalawa dyan. Pag saging lola po, kaya ano ba yung itawag sa inyo? Mamila. Mamila. Ibigyan mo, iba naman. Ikaw actually, ang pinaka-pioneer na endorser ng Rhea. Nakikita mo sa kanya ngayon after ilang years na naman. Okay. 15 years this year. Saka yung pagiging loyal mo. Sobrang happy for Rhea. Kasi, di ba, matagal na kami nagkasama. So, sabi ko sa kanya, pinapanood ko lang siya, tinitingnan ko siya, nandun ako sa kanya, at alam naman niya yun, kasi pag may nakikita naman ako, sinasabi ko naman sa kanya, nag-uusap naman kami din seryoso. So, ngayon, happy-happy ako sa kanya. Kasi ang sinabi ko sa kanya, payat-payat ko na, kailangan mo ano, payat ka pa dyan, hindi na. Kasi, ano, nagpapasexy yan. So, yun, no, alam niyo, wala naman ako nakikitang mali dito kay Ma'am Sylvia sa kanyang pagiging mother-in-law kay ano Main Mendoza. Oh, pero naawa lang ako sa kanya kasi grabe yung ano, grabe yung ginagawa sa kanya ng ano, grabe yung ginagawa sa kanya ng mga haters. Oh, mga haters ng yung mga ano, yung mga kulto-kulto ng Aldab, oh, yung mga Aldab Nation diyan na wala na sa ayos. Oo, siya lagi binabanatan. Panoorin niyo yung mga video. Kawawa dun. Kung ano-ano sinasabi. Kasi ilabas daw ang tunay na Main Mendoza. Meron pa nga ako nakita dun yung ano eh. Yung tawag dun. Sylvia, ilabas mo. Huwag mo itago ang tunay na Main Mendoza. Na meron pa daw. Meron pa nga isa na si Ma'am Sylvia daw ang gumawa ng clone para kay Arjo. Eh may Mendoza, grabe mga utak nitong mga to. Grabe yung ano nila, no? Grabe yung tag dito. Grabe yung mga utak nila gumawa ng mga istorya para lang may mapag-usapan, para lang may ma-content sila. So bago tayo dun mapunta sa mismong main topic natin about dong kay Snooki Shernan, Sherna na yung sinabi niya about sa Tito Vic and Joey at talagang grabe daw yun, no? So dito muna tayo. Oh, halusos talo na naman sa korte. Sunod-sunod ang dagok mula nang paalisin ang TBJ. Totoo naman talaga. Alam niyo tong ano na to, tong title na to ng video na to, totoo yan. Doon pa lang sa title, totoong totoo yan. Kasi alam niyo bakit? Talagang ano eh, hindi, tsaka hindi lang sa tape ha, hindi lang sa mga halusos, kundi sa buo, pati sa ano, sa GMA Network. Napakalaking kawalan ng Tito Vic and Joey nung umalis yan sa kanila. Mumipreno yung gulong ng upuan ko. Eh totoo, napakalaking kawalan ng ano ng Tito Vic and Joey nung simula nung umalis sila, no? Alam niyo kung inalagaan niyo lang kasi ang Tito Vic and Joey ng maayos. Kaso, di ba, sabi ko nga ilang beses ko na inulit to na kung talagang may paikisama ang mga new management sa TVJ, di sana kung ganyan binigyan na nila ng production, sariling production ng TVJ, pero ayaw nila. Wala.
Ito, panoorin natin. Sunod-sunod ang ano, simula nung umalis ang TBJ sa kanila. Pamilya Halos Ross, muli na namang nakaranas ng pagkatalo sa korte. Tila yata hindi na maubos-ubos ang mga problemang dumadating at kinakaharap ng mga Halos Ross mula nung mapaalis nila ang TBJ at mga legit the barkad sa kampo ng Tape Incorporated. Dahil bukod na sa kanilang show, hindi rin naging maganda ang kapalaran ng mga Halos Ross tungkol sa usaping legal. Kung matatandaan nga natin, ilang buwan lang matapos ang naging anunsyo ng TBJ tungkol sa paghiwalay nito sa Tape Incorporated, sinibak ng Korte Suprema ang President at CEO ng Tape na si Romeo Janjan Halos Ross Jr. bilang First District Representative ng Zamboanga del Norte. Nagugat ito sa ginawa niyang paglipat ng mga boto sa kanyang pangalan mula sa isang Fred Erico Halos Ross, kandidato rin sa pagiging kongresista na kanyang pinades... Grabe yun. Pag nagsimula ito sa paglipat ng kanyang pangalan na Fred... Anong? Fred Erico Halos Ross? May sabihin pandaraya yun, di ba? Mga ganong gawain. Wala nga, sunod-sunod na nga nangyayari ngayon. May bago ngayon yung ano... Yung yeah, may ano tayo diyan, may video tayo diyan. Yung mapatungkol sa ano, mapatungkol dun sa kay Dominic Roque na si Bullet Halosos daw yung sugar daddy niya. So, sabi ko ano ba naman 'yan? Minsan eh napapaisip ako, sabi ko. Hindi kaya ginagawa lang 'to ng mga Halosos kasi tatakbo sila sa kasi may balibalita, 'di ba? Natatakbo sila sa Senado. Hindi kaya ginagawa ng nila to para tumunog ng tumunog yung pangalan nila. Nakakapanalo ba yung ganon? Ewan ko lang ha, paano kaya explain natin yun? Bagay, hindi naman din ano, hindi naman din pipitsugin ng mga Halosos. Kilala, may pangalang Halosos yan, may pangalan eh, tatay nga nila eh, nanalo ng pagiging congressman ba yun? Or ano ba, ano bang tinakbo dati nung nakakulong yun? O diba, nakakulong na pero nanalo pa, tatlong beses pa ata. Eh, hindi natin alam kung anong ginagawa nila. Pero kung halimbawa man tumakbo sa Senado tong si, kung sino man dito sa mga anak ni Senyor Halosos, eh, good luck na lang o, ano? Qualify sa COMELEC and Bank para maging nuisance candidate. Ngunit sa desisyon ng kataas-taasang hukuman, sinabi nito na hindi nuisance candidate si Federico at hindi maaring pagsamahin ang boto ng dalawang Halos Ross. Kaya naman ang dapat na ideklarang nanalo ay si Uy na nakakuha ng mas malaking boto. At kaagad prinuklama si Roberto Pimpin Uy Jr. bilang tunay na kongresista ng naturang distrito. At lumipas ang mga buwan, naranasan naman ang mga Halos Ross ang kanilang pinakamalaking pagkatalo sa korte, ang pagkatalo nila sa Marikina Regional Trial Court laban sa totoong nagmamay-ari ng titulong Eat Bulaga. At ngayon na ay isa na namang dagok ang kinakaharap ng pamilya Halos Ross. Sa article ng nilabas ng Abante News Online na may pamagat na Halos Ross o lot sa titulo ng The Cock Resort, sinasabing pinawalang bisa ng Court of Appeals ang titulo ng The Cock Beach Resort sa 1,000 square meter property nito sa Dapitan City. Yan, isa rin yan. Yung sa The Cock na yan, biruin mo ah, tignan nyo ah, hindi lang pala, talagang parang ito ah, parang ugali na rin talaga ng mga Halosos na mga angkin nang hindi sa kanila. Oo, oh, kasi dito sa The Cock, sa trademark na Eat Bulaga pa lang, dito sa The Cock, diba? Ganun at ganun lang din yung issue eh. Biruin mo eh, pinagawa ng papel yung titulo, nagpagawa sila ng titulo na hindi naman pala sa kanila yung lupa. Nagulat nga yung may-ari na ba to? Ba't sa iba na to? Bakit sa inyo na to nakapangalan? Grabe, no? Alam niyo yung mga strategy na ganyan. Kapanahon, ano yun, mga sinang-unang panahon yan, di ba sa mga lupa-lupa? May mga ganyan eh. Lalo sa mga probinsya. Yung tipong, halimbawa, isang bundok. Magtatayo kayo doon ng bahay. No? Tapos, mga ilang taon, sasabihin nyo sa kanila na yun. May mga nangyaring ganyan eh, yung agaw lupa kung tawagin. Tatayuan nila, titirikan nila, tapos, syempre, sa gobyernong lupa yun, tapos mga bandang huli, sasabihin sa kanila, may mga nagpapatayan pa nga sa ganyan.
Oo, oh, grabe ang pagdating sa mga lupa. May nababalitaan ako niyang mga ganyan. Yung strategy ng Alusos, parang ganyan eh. Parang kung saan sila nakapwesto, saan sila nakaupo, saan sila nakastay, sa kanila lahat yun. Kaya natatakot ako, baka bandang huli itong Pilipinas, maangkinin to ng Alusos eh. Papalitan na yung Pilipinas. Oo, oh, ano na siya? Ano ba? Alususain. Ay, ipinagutos din ng CA na bakantehin ang lupain at ibalik ito sa may-ari na si Maria Consuelo Saging Maria Consuelo. Na nadiskubring pineke ang pirma sa sinasabing deed of sale ng resort. Kasabay nito, inatasan ng CA 22nd Division si Romeo Halos-Hos, may-ari ng The Cock, para bayaran si Saging ng 10,000 pesos kada buwan para sa paggamit at pag-okupa ng property no, mula ng isang panito ang reklamo hanggang sa mabakante ang resort. Inutos din ng CA na bayaran si Saging ng 100,000 bilang moral damages, 100,000 sa attorney's fees, at 50,000 sa exemplary damages. Nakasaad din sa desisyon ng CA na ang kabuuang halaga ng mga dapat bayaran ay magkakaroon ng 6% interes kada taon hanggang sa ganap na itong nabayaran. Nagsampa ng reklamo. Bagay, kahit ang dami naman bayaran niya, mayaman naman na yung mga yan. Oo, oh, yung kinikita pa lang nila sa Itbulaga nung panahon, nandun pa yung Itbulaga sa kanila. Yung panahon na yung TBJ nandiyan, hawak pa nila eh. Grabe na yung million-million ng pinapasok na pera niyan sa kanila. Eh, ang tanong nga dito eh, bakit tatlong taon na? Ito, may isang vlogger sila laging pinagyayabang na medyo malaki daw ang binibigay ng tahanang pinakamasaya niya. Kesa daw sa Itbulaga ng Tito Vic and Joey, malaki daw binibigay. Half million, may house and lot, may kotse, may gito ganyan, etc. etc. Ay ang tanong, malaki ang binibigay ng sa tu- oh sige natulong doon pero ito ah baka mamaya scripted pa yun eh pero pero ang tanong bakit ano bakit yung tatlong taon na kayo hindi nakakapagbayad sa APT studio, yan ang tanong dyan, bakit tatlong taon na kayong hindi nakakapagbayad? Purihin mo, nakakatulong ka sa tao tapos ano. Doon naman sa pagtulong, wala na tayong problema, napakalaking bagay nun. Pero sana totoo lang, no? Pero biruin mo ha, pinagyayabang nyo na half million ang pinamimigay. Okay na sana eh, na ipagmayabang kasi syempre, ano nyo naman yan eh. Sige, okay lang na ano, okay lang na ipagmayabang yun. Ba yun, natutumba yung mic ko. Wala na sa wish yung mic ko. Okay lang na ipagmayabang nyo. Wala naman ang problema yung pagmayabang nyo. Na, uy, laki ng tinulong ng TPINC sa amin. Tahan ng pinakamasaya sa tao. So, okay naman yun. Walang problema. Pero yung sabi na, kesa naman doon sa kabila, magkano lang. Mga matatanda na kasi, kaya kuripot. Gumaganyan pa kasi sila eh. Kaya kami, masasabi ko lang, sige. Malaki binibigay nyo, ang tanong, totoo ba yan? Mamaya, scripted yan. Eh bakit hindi pa rin kayo nakakapagbayad ang tatlong taon na upa nyo sa APT studio? Yun. Saguin laban sa The Cock at kay Halos-Hos matapos madiskubre noong 1995 na mayroon ng titulo ang kanyang lupain sa pangalan ng The Cock. Nabatid na babayaran sana ni Saging ng kanyang real property tax para sa 1,000 square meter property na pag-aari niya mula pa noong 1981 pero nalaman na nakapangalan na ito sa The Cock. Nadiskubre ni Saguin na pinarehistro sa pangalan ng The Cock ang kanyang lupain noong Marso 1994 base sa umanong 1988 deed of sale kung saan ay ibinenta umano ng kanyang ama ang naturang parte ng lupain sa resort. Kinwestiyon nito ni Saguin at iginiit na hindi niya isinali ng pagmamayari ng lupain sa The Cock at pinayagan lamang ang kahilingan ni Halos-Hos na gamitin ito kapalit naman ng libreng paggamit ng kanilang pamilya sa resort. Sa panig ng The Cock at ni Halos-Hos, iginiit ng mga ito na... Ah, so yun pala ang nangyari. Sige, gamitin mo yung lupa ko basta libre kaming magbakasyon dyan sa resort nyo. So ibig sabihin, yung pagbakasyon-bakasyon nyo pala sa resort ng Halos-Hos, na kahit lupa nyo talaga yun, eh may konsumo pa. Lupa nyo pala yung kukunin. Obo.
Ang galing ng alusos, no? Kaya yaman eh. Kaya yaman talaga eh. Naman isagoy ng naturang lupain bilang kabayaran para sa shares of stock ng resort. Subalit itinanggi naman ng ama ni Saguin na gumawa siya ng deed of sale at iginiit na peke ang pirma ng kanyang anak sa naturang dokumento. Grabe. So doon, dito na tayo mapunta sa ano? Dito na tayo mapunta sa mismong main topic natin, itong ginawa ni Snooki share na sa Tito Vic and Joey. So pakinggan natin ito na maiki kung ano ba. At ninawan natin. Ninawan natin ng high quality yan. Oh, I love you guys. Supportive. They have been ayan, pakinggan natin. Anonymous all throughout this journey up to this point in our lives. Best noon time show para sa akin. Ayan na, best noon time show. Sa ngayon, ah. Hindi na ako i-guest. Walang nga ako, nakakainis itong team na to. I love you guys, but I hate you. Pwede ba dalawa? Hindi talaga, isa lang. Dalawa sila. Of course, ano, my support goes to TDJ. At naman din natin matatawaran ang galing ng TDJ. At yung kanilang, sila naman nag-umpisa ng noontime shows, no? Na talagang kinaaliwan natin hanggang ngayon. At hindi yun magbabago. Pero alam niyo, one other show that I am having fun watching these days is yung kay Vice. Yung Showtime. Words to ponder. Proverbs chapter 19 verse 21. Many plans are in a person's heart. Commercial ano lang. Prayer pala, prayer. Oh, kala ko nagulat to ko. We have come to the end of our show. Anyways, I would like to thank you for joining us this afternoon. Yeah, yun lang pala. Yun lang ba yun? Yun. Para the Snooki Serna channel. Speaking of diamonds, for kami. Okay, okay. Yun lang, no. So, sinabi ni... Ang ganda naman ang sinabi ni Mama Snooki. Pero ang nakakapagtaka dito, di ba GMA yan? Di ba? GMA artist yan, di ba? Hindi, ewan ko lang ha, baka nagkakamali ako. Pero alam ko, GMA artist yan eh. Ba't hindi niya pinili yung tahanang pinakamasaya? Minsan din talaga, no, ang mga tao kahit na talagang sakop ng negosyo nyo, eh magsasabi at magsasabi pa rin ng katotohanan. Ngayon kahit din naman ako, yung sinabi niya, alam naman natin, syempre ang TBJ ang nagpasimula ng noontime show dito sa Pilipinas. At noon pa man at hanggang ngayon talagang masaya silang panoorin at napakalaking bagay sa mga kababayan natin na nakakatulong. At ayun, nandun din ang It's Showtime nila Vice Ganda. Sa totoo naman talaga, alam nyo, kahit ako, ito, hindi ako magiging sinungaling sa inyo. Nanonood ako ng It's Showtime, pero tahanan pinakamasay. Tawag ng tanghalan lang. Oo, oh, totoo yan. Pero sa TV talaga, wala. Ingangabils eh. Ang sakit lang nito kasi, di ba? Si alam ko kasi si Snooki GMA 2 eh. Oo, dapat ang diba, pag GMA artist ka, dapat expect mo tahan ang pinakamasaya sasabihin yan. Pero mas inuna niya, di ba? Pinili niya ang ano, pinili niya ang Tito Vic and Joey dahil talagang love niya to at na talagang masaya siya na mapanood ang Tito Vic and Joey. Mas yung unang niyang pinili. Tayo, mas masaya din po daw siya na napapanood niya ang It's Showtime. So, tignan nga natin yung mga ano. Tignan natin may mga basher ata dito. Noon hanggang ngayon. Yan. Galing na kay Idol Snooki Shernan Itbulaga, years non-time show favorite. Tingnan natin yung mga comment dito ng mga netizen. Ng mga netizen dito sa video ni Mama Snooki. Ito. Oh, ang galing. Oh, galing na kay Idol Snooki.
Snooki Sherna, It Bulaga Here Noon Time Show Favorite. Love ka ng Dabber Cads Idol Snooki. Sana mag-guest ka sa It Bulaga ng TV5. So, ang dami natuwa, no? I love you, yan. Mga nandito rin yung mga It's Showtime followers. So, nandito rin yung mga Dabber Cads, yan. Sino yun? Parang kilala ko to, ah. It's Showtime Forever. It Bulaga and It's Showtime lang ang legit. Ang sarap naman basahin ito, no? Na magkasundo ang It Bulaga followers tsaka It's Showtime followers. Ang ganda. So yun lang mga ka-Dabber Cads, no? So wala naman palang ano, kala ko kinabanaw kanina, kala ko may sinabi talagang pangit si Ma'am Snooki. Kasi hindi ko talaga siya muna pinanood, hinayaan ko muna na sabay na tayo. So ngayon, yun nga lang, gagaya na sinabi ko kanina na wala na, tapos na naman ang laban. Yung isang veteran actors, actress yan, si Ma'am Snooki Sherna. So yun mga kabiyaya, mga ka-Dabber Cads, anong masasabi nyo sa mga napanood nyo dito sa aking YouTube channel? I-comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. Inihingal ako. At maraming salamat din po sa panonood nyo sa ating number one noontime show na It Bulaga ng Tito Vic and Joey sa TV5 na malapit nang lumipat sa Meralco Theater. Grabe yan. Panonood talaga ako dun. Punta talaga ako dun. Kahit mag-commute, maglakad lang ako, pwede, punta ako dun. So yun, hanggang dito na lang. Mga Dabber Cads, ingat po kayo palaging. God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ, TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang Defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.